dito. Meron po ang good niya sa inyo. Ano yan? Kaibigan ko na po si Lester. Muntik na po kasi siya mahulog sa bangin eh. Tinulungan ko po siya. Kaya yun, pagtapos po nun, naging magkaibigan na po kami. Juan, salamat ha. Alam ka naman po, Aling Audrey. Tsaka kahit sino pa man po siguro yun, yun po ang gagawin eh. Kanya nga, Juan eh. Hindi lahat ng tao ibubuwis ang buhay nila para sa iba. Father Sito! Ang Bacan La Cruz. Bitawan mo yan! Sino ang tagabantay? Si Father Sito? Imposible! Si Juan ang tagabantay! Maski ano pang alam mo, isasama mo na yan sa upay. Dahil katapusan mo na to! Rose! Hindi na lang nagtatapos ang mission ko. Alagaan mo po si Juan. Makakasama ka ng pamilya ko. Juan! Naalala mo yung lagi kong sinasabi sa'yo? Huwag mong hahawakan yan, di ba? Opo, sorry po, Father Sito. Sige, balikan mo na yung ginagawa mo sa labas. Padre, gugulat mo naman ako, iho. Mabago sila dito, Juan. Nakigout sila sa Maynila. Tapos kanina pa nila kinukuha yung mga baon ng maliliit na bata. Tingnan mo, oh! Naku, ganun. Dapat layuan natin ng mga yan. Mahirap nang masama tayo sa glow. Tara na! Tingnan tayo! Tulungan niyo naman ako. Oh, birthday kasi sayang. Ni Father Sito bukas eh. Wala pa akong naiisip na plano eh. Ano pang gusto ni Father Sito? Yung konting sala-sala lang. Kaya lang, double lang alam kong lutuin eh. Eh di sasabihin ko kay nanay na magluto din siya. Ayos lang yun kay Aling Audrey. O naman, pag nalaman niya na tungkol kay Father Sito ang pinag-uusapan natin, syempre, papayag yun. Oo, yun o, ayos. Sa wakas, nabuwasan na rin problema ko. Pero, ano kayang ariregalo ko kay Father Sito? Manang, sandali lang po ah. Ito, mukhang bagay ito kay Father Sito ah. Ito rin, mukhang bagay rin kay Father Sito. Kaya lang, kulang pera ko eh. Ah, alam ko na. Talaga, anak? Naku, maganda yung naisip ni Juan. Sige, tutulong kami ng mga girls. Di ba, girls? Sigurado ka? Gusto mo sumali sa batang yon? Oo nga. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng sarili natin plano? Naku, sandali nga, girls. Ano ba naman kayo? Di ba ang dami na nga nagawa ni Juan para sa atin? Unang-una nung panahon ng baha, siya ang tumulong sa atin. Mm-hmm. Pangalawa, siya rin ang gumawa ng paraan para mabalik ang bahay at lupa natin. Mm-hmm. Pangatlo, siya ang tumulong kay Lester nung muntik nang mapahamak itong anak ko. Eh alam niyo, para sa akin, napakabait ni Juan. Audrey, di ba ikaw na rin ang may sabi na siya rin ang may kagagawa ng mga kamalasan yon? True! No, girls, not true! Nagkamali nga lang ako, di ba? Ano naman kayo, girls? Para naman to kay Padre Sito, hindi naman to para kay Juan. O ano, tutulong ba tayo o hindi? Tutulong! Siya na nga, tutulong na nga. Ay, kaya na na, tutulong naman. Tapos, paginto. Ba't nandito ka, Juan? Ano yung ginagawa mo? Ah, Father Sito, pride ko po po para sa school. Eh, gusto mo tulungan kita? Hindi po, Father Sito. Kaya ko na po ito mag-isa. Eh, may problema ka ba? Wala po, Father Sito. Wala po. Ah, tatapasin ko na po ito. Pumunta na po kayo doon sa pupuntaan nyo. Sige na po, Father. Oh, sige. Sige na, Father. Opo, kaya ko na ito. Promise. Bilis, Father. Sige. Sige, Father. Yan. Tignan na.
Huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang likas. Ah, sandali lang po! Sandali lang po! Oh. Magigising na po si Father Sito. Opo, pupuntaan ko na po siya. Father Sito, di ba po birthday nyo? Meron po ang surpresa sa inyo. Ano? Father Sito, meron po tayong bisita. Sino? Ayan po siya. Father Sito, sabi niya po sa akin, siya daw po ang tatay ko. Juan? Sige po. Babay po, Father Sito. Juan! Father Sito! Juan! Father Sito! Nananaginip po kayo! Father Sito, hindi ka po. Bilis po kayo. Sige na po. Bilis, Father Sito. Sige na kasi, Father Sito. Ano ba? Saan ba tayo pupunta? Sige na, Father Sito. Sumunod ka lang. Alam mo talaga yan. Kakulitin mo kahit na kailan. Father, anong gagawin natin? Sumunod ka lang, promise. Sumunod, sumunod. Ano ba, Father Sito? Sige na, Father. Ay, ano naman to? Surprise! Happy birthday, Father Sito! Ikaw, ikaw, may pasimuno nito, no, ha? Opo, Father Sito. Si Juan po ang nag-abala lahat nito. Siyempre po, Father Sito. Tsaka minsan lang naman po kasi kayo mag-birthday, eh. Kaya po dapat special! Naku, Padre Sito, sa dami po na nagawa ninyo para sa aming lahat, ito po ang paraan namin para po magpasalamat sa inyo. Salamat po! Maraming salamat sa iyo. Kain na po, Padre! Sino ka man? Sige po, ma-istorbo ko lang ng konti ang inyong pagkain. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbibigay nyo ng panahon para magkasalo-salo tayo ngayon. Marami tayong pinagdaanan itong mga nakaraang buwan, pero dahil hinarap natin yun na magkakasama, imbis na trahedya, ay naging pagsubok lamang ang mga yon. Alam ko na kapag magkakasama tayo, walang problemang hindi masusolusyunan. Yeah! Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Kain na. Happy birthday, Father! Si Juan nga pala, nasaan? Saan nga ba? Si Mama! Father Sito! Father Sito, hindi na po kakanta ng happy birthday. May tula po ako para sa inyo. Aba! Ayos! Sige nga, pakinggan ko. Siya po si Father Sito. Bata pa lang po ako, siya na po ang kasama ko. Siya po si Father Sito. Maski makulit o matigas ang ulo ko, naalagaan niya pa rin ako. Siya po si Father Sito. Kapag nalilito po ako, hindi po siya nagsawa, paniwalagan ako. Siya po si Father Sito. Basta nasa tabi ko po siya, alam ko po na hindi po ako mapano. Siya po si Father Sito. Siya po ang pinakamamahal ko. Siya po si Father Sito. Siya po ang nag-iisang tatay ko. Mang Steve, pasindihan po yung kandila. Sige na. O yan, Father Sito, mag-wish na po kayo, tapos ipan niyo na po yung kandila. Naka! Di ba masamang pangitain yan? Ano ka ba? Blow lang ng cake. Masama na kagad. Sasabihan ng mga matatanda yun. Mahangin ba?
Sali na yan. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Father! Halika nga dito, Juan. Salamat, ha. Padresito, regalo ko po sa inyo. Boy. Ooh. Ay, project, ha? Project. Eh, Father Sito, meron po kasi ako nakitang damit at saka wallet na bagay po sa inyo. Kaya lang, kulang po pera ko, eh. Kaya gumawa na lang po ako ng ganyan. Alam mo, Juan, basta galing sa'yo at buong puso mong ibinibigay, okay na yon. Gustong-gusto ko na yon, ha? Maraming salamat dito. Ang ganda nito, ha? Maraming salamat. Balik ka rin sa akin, Margie. Yayaman ako. May pagmamalaki sa'yo. Hintayin mo lang. Sisimulan ko sa simbahang ito. Matagal-tagal na rin akong nabubuhay sa mundo. At ngayon, nadagdagan na naman ang isa pang taon. Pero sa tinagal-tagal ko rito, ito na talaga ang pinakamasayang kaarawan ko. Salamat at sa simple mong paraan, naramdaman ko na importante ako sa iyo. Punong-puno ang puso ko ng kaligayahan at pagmamahal. Maraming nagtatanong kung ano ba ang hiling ko para sa kaarawan ko. Ang kahilingan ko'y hindi na pansarili. Masyado nang maraming ibinigay na pagpapala ang Diyos sa akin. Ang hihingin ko na lamang siguro sa Kanya ngayon ay na gabayan niya ako palagi sa pagpapalaki ko sa iyo. Bata ka pa pero kitang-kita ko na kung paano kang lumaban sa buhay. Alam kong kahit anong gustuhin mo, makakamit mo. Ang gusto ko'y naroon ako kapag ginagawa mo yun. Gusto kong magkasama pa tayo sa mahabang panahon. Father Sito, ano po ba talaga yan? Alam mo, ginugulat mo ako eh. Hindi ba napag-usapan na natin yung pagkakatok bago pumasok? Opo, sorry po Father Sito. Pero ano po ba talaga yan? Hindi, yan. Wala pa, hindi pa tapos yan. Sige na po, pabasa na ako. Kasi last page na po pala kayo eh. Dapat po pala, binilan ko po kayo ng bagong notebook. Ay, ang daming alam mo. Saka ako na pababasa sa'yo yan, ha? Sige na po, Father Sito. Sige na. Oh, huwag kang makulit. Yan lang, hiling ko para sa birthday ko, ha? Sige na nga po. Ay, Juan, maraming salamat, ha? Dun sa napakagandang sorpresa mo para sa akin, ha? Wala po yun, Father Sito. Siyempre po, mahal na mahal kita, eh. Yeah. You know? Hello? Kuya? Mariosep naman. May walang sumasagot. Ay nako, pasensya ka na, Belen. Kagigising ko lang, oh. Ba't ka napatawag? Kuya Sito, happy birthday, ha? Ay, maraming salamat, Belen. Ano ba? Kailan ka po ba bibisita dito? Kumusta ka? Ayos naman. Basta, Kuya Sito, ha? Tandaan mo, delikado ang mga araw na ito, lalo na
sa may kaarawan. Ano naman yung pinagsasasabi mo? Hindi ako naniniwala dyan. Kuya, upang makinig ka muna sa akin, mag-iingat ka, ha? Oo na. Sige na, mag-iingat. Hindi ko lang maintindihan kung anong delikadong mangyayari sa akin. Nandito lang naman ako sa loob ng simbahan. O, hindi mo ako sinasagot. Kailan mo ako dadalawin? Naku, kuya, pasensya ka na sa utol mo. Pabiyaan mo, isang araw, bibiglayin kita. O, sige kuya, ha? Happy birthday uli! Love you! Sige, salamat! Ingat! Bye-bye! Alam mo, Juan, ang sekreto na masarap ng adobo ay sa marinate. Yan, ilalagay natin yan dyan. Lagyan mo ng maraming bawang. Yan. Father Sito, bakit yung po kasi ako tinuturuan magluto ng adobo? Eh, para matuto ka. Para kapag wala na ako dito, marunong ka na magluto ng adobo. Ano ba kayo, Father Sito? Mawala? Palagi nga po kayo nandito eh. Ikaw po kaya ang pinakamasarap magluto ng adobo sa buong mundo. Kaya, galing mo talaga ang sweep-sip, ano? Father Sito, talaga kaka-birthday mo lang kung ano-ano kagad ang pinagsasabi mo. Basta, Father Sito, aalamin ko po kung paano po magluto ng adobo. Para po, pag matanda na kayo, ikaw naman po ay pagluluto ko ng adobo palagi. Ay, talaga ka ha? Kapag matanda na ako, aalagaan mo na ako kahit na makulit na ako, ganon. Si Father Sito talaga, siyempre sanay na ako kasi po ngayon makulit na kayo. At saka alam mo po nga pala, isang sekreto sa pagluto, dapat may kasamang pagmamahal ang pagluto mo para masarap. Oo. Pagmamahal? Pero nga, pasample nga ng konting pagmamahal dyan. Pagmamahal! Okay, patapusin natin itong marinate. Oh, Father Sito, tika lang. Hindi ang pagmamahal. Mahalaga, mahal kita maging sino ka bakal na krus na ito. Bakit kaya parang napaka-espesyal ito kay Father Sito? Juan! Anong sabi ko sa'yo, ha? Anong sinabi ko, ha? Father Sito, bakit ko po babawal hawakan yung bakal na krus? Dahil importante yung krus na yan. Mahirap na, baka masira. Importante po yung bakal na krus. Gaano po ka-importante? Walang kaparehas yan, kaya kailangan pinag-iingatan. At simula nang dumating dito yan, marami nang nabago sa simbahang ito. At yung mga buhay ng tao dito ay hindi na tulad ng dati. Dahil lang po sa bakal na krus? Juan, mahirap ipaliwanag sa'yo eh. Komplikado. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Basta sa ngayon, sundan mo na lang ang hiling ko. Klaro? Opo, Father Sito. Sorry po. Tayo magiging magkaklase. Ang mga bagong salita, mag-iingat ka sa kanila, ha? Uy, kayo, ano yung pinagkakalat niyo na masamang balita tungkol sa akin? Papala ka? Ang liit-liit mo, ang angas mo! Suntukan mo ako! Salbahay talaga ako! Pinipilit kong magpakabait, pero ganito pa rin kayo! Ikaw umiiyak. Umayos ka din ba? Anong pangalan mo? Juan, ikaw. Rosario. Ang isang tao, kapag paulit-ulit yung tinatawag na masama, darating ang panahon na paniniwalaan niyang masama nga siya. Father, tama na po. Kuya! Kayo po ba'y nakatira sa Maynila? Yung manghuhula? Kailangan ka nang umalis dito. May mangyayaring masama.
sa iyo sa susunod na mga araw.